Good morning! Welcome sa ating worship service. Ako si Net Ibe, wife of Pastor Jean Ibe. Alam ko na biyaya ng Lord na makasami namin kayo ngayon sa ating worship service this Sunday. Dahil yung iba sa inyo ay mayroong kasalukuyang tubig sa bahay at yung iba ay nasa evacuation center. Yung iba naman, alam namin, dami yung effort na nakicharge at nagload ng data para makapanood kayo ngayon at makapakinig ng salita ng Diyos. Pwede pang mag-comment kayo, mag-shoutout kayo kung kasama namin ngayon kayo na nanonood sa ating worship online. Paki-comment niyo na bawa sa amin, family. Ibe Family Worshiping. So kung nag-iisa ka naman, i-comment mo lang yung pangalan. Okay? Sige, subukan natin ngayon. Paki-comment niyo na. For example, ako, Ibe Family Worshiping. Okay, thank you very much. Let us prepare our hearts now to worship the Lord and hear His word. To start with, let us meditate on what Paul says in 1 Thessalonians 5:16 to 18. Rejoice always. Pray continually. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Yun ang i-meditate natin this time as we prepare our hearts to worship the Lord. Okay, sige, tayo pong lahat ay tumayo. Worship our King. Come, let us bow at His feet. He has done great things. See what a Savior has done. See how His love overcomes. He has done great things. He has done great things. Hero of heaven, you conquered the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Storm, you'll be faithful forevermore. You have done great things, and I know you will do it again. For your promise is yes and amen. You will do great things, and God, you do great things. He said, Hero of heaven, you conquered the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Every captive and break every chain, oh God, you have done great things. We dance in
Mapalad ang taong sa iyo'y umaasa, sa pagsamba nila'y inaawitan ka, at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. O Yahweh, na makapangyarihang Diyos, ang kaharian mo ay makatarungan, saligang matuwid ang pinagtayuan.
wagas na pag-ibig at ang katapatan, ang pamamahala mong ginagampanan. We praise you. We thank you, Father. Salamat po sa inyong katapatan, sa inyong mga salita, sa inyong mga pangako na siya po naming pinangahawakan. Thank you, Lord, sa pamumuhay namin sa inyong salita. You are there, O God. You protect us and you are faithful to us. Salamat po, O Diyos. We know as you promised, O God, you will continue to reveal yourself to us, Panginoon. And Lord, we are here, open hearts, open minds, O God. Sa inyo po namin pinufocus ang aming mga puso sa mga oras na ito. As pakikinig po namin ang inyong salita, O Diyos. Kayo po ay manahan sa amin, makapangusap sa amin, makilos sa aming mga buhay. Sa inyo po namin binabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Para po sa ating guide, sa ating pong offering ngayong pong umagang ito, ay babasahin ko po sa inyo itong Philippians chapter 4 verses 17 to 18. Ito po ang sabi, "Not that I seek the gift itself, but I do seek the profit which increases to your heavenly account, the blessing which is accumulating for you. But I have received everything in full and more. I am amply supplied, having received from Epaphroditus the gifts you sent me. They are the fragrant aroma of an offering, an acceptable sacrifice which God welcomes and in which He delights." Dito po makita natin na yung palang pong mga offerings nating ibinibigay to support po the gospel is nakaka-count po pala yon to our heavenly account. Pag ang isang tao po ay nagbibigay siya to support the work of the gospel, yun daw po ay nabibilang sa kanyang heavenly account. Yung pangalawa, yun daw po palang mga offering na yon na ibinibigay natin to support the work of God, ay yung pong mga offerings na yon are offerings with which God delights. Natutuwa raw po ang Diyos doon. Of course, pag po ang isang tao nag-o-offering po siya to support the work of the gospel, okay, yun po ay gawain ng Diyos. Kaya ang Diyos natutuwa doon sa mga offering na yun. Of course, natutuwa ang Diyos. Pag natuwa po ang Diyos offering, natutuwa siya doon sa nag-o-offer dito. At yung pong pangatlong makita natin dito, ito. Doon sa mga nagsusupport po sa gospel work, meron pong pangako sa kanila. At ang pangako po ay ito, "And my God will liberally supply, fill until full, your every need according to His riches in glory in Christ Jesus." Ang pangako po sa mga nagsusupport sa gospel work po ng Diyos ay isasupply daw po ng Diyos. Okay? The Lord will fill it to the full. Yung pangangailangan nila, sobra-sobra, sapat-sapat na ipagkakaloob ng Diyos yung lahat ng pangangailangan nila according to His riches in glory in Christ Jesus. Now, gusto ko pong ipabatid sa inyo yung pong salitang every need. Okay? God will supply every need. Now, gusto ko pong ipabatid sa inyo na ang mga needs po natin are not only material. Okay? Marami pong needs natin, hindi lamang material. Meron po tayong mga spiritual needs. Kailangan natin ng peace, kailangan natin ng satisfaction, kailangan natin ng contentment, kailangan natin ng assurance and faith. Yan po ay mga needs din. Okay. Para po doon sa mga nagsusupport po sa Ebanghelyo through your financial contributions, ito po ang dahilan kung bakit aasahan natin that the Lord will supply all our needs. Pero doon po sa mga hindi nagsusupport sa gospel through their financial contribution, I just want you to think about this. Hindi kaya ito ang dahilan kung bakit yung ibang mga needs po ninyo ay hindi nami-meet? Kayo pong mga hindi nagsusupport sa gospel work by your finances, hindi kaya ito ang dahilan kung bakit yung ibang mga needs niyo, okay, bukod po meron na kayong material pero yung mga ibang spiritual needs po niyo hindi nami-meet?
mahina ang faith ninyo, madali kayong mag-nervyusin pag merong nangyayari sa buhay nyo, wala kayong peace, wala kayong contentment. Hindi kaya ito ang dahilan kung bakit yung ibang mga needs nyo hindi na may meet? Because you are not supporting God's work by your finances. Just think about this. Okay? At yung iba naman, okay, na laging kulang, na laging nangungutang, laging hindi sapat yung sweldo, ang tanong ko, hindi kaya ito ang dahilan kung bakit lagi kayong merong need dahil hindi kayo nagsusupport sa gawain po ng Diyos through your finances at inuubos lang ninyo ang inyong finances para lamang sa sarili ninyong pangangailangan at kagustuhan? Just think about this. Pero doon po sa nagsusupport ng gospel work, ito po ang gusto kong makita po ninyo sa bahaging ito. Okay? Lahat po ng offering na ino-offer po to support God's work, yan po ay counted sa inyong heavenly account. Meron po kayong heavenly account na yan po ay binibilang po sa inyo every time you give something for the God's work. At hindi lamang po yun, kundi ang Diyos po, when you are supporting His work, yan po mga offering yun ay natutuwa po ang Diyos yan. God is pleased because you are supporting His work. And of course, because God is pleased with your offering, God is pleased with what you are doing. Kaya yun po ang maging guide po natin at pag-isipan po natin ang mga bagay nito. Let us pray for our offerings. Aming Amang Diyos, salamat po na binibigyan po ninyo kami ng pagkakataong to support your work by our offerings, by our material contributions. Sinusuportahan po namin ang iyong work. At salamat po, ito po pala mga bagay nito ay nabibilang sa aming heavenly account. At itong mga bagay nito ay natutuwa ka. Ikinatutuwa po ninyo ito dahil sinusuportahan namin ang inyong gawain. Kaya pagpalain po ninyo at i-bless niyo po ang lahat ng nagsusuport ng inyong work by their offerings. Na ayon sa inyong pangako, ipuprovide po ninyo hindi lamang ang kanilang mga material needs, kundi ang bawat spiritual needs po nila. Yung peace, yung confidence, yung faith, yun po ang ipinangako mong isasupply po ninyo sa kanila. Kaya maraming salamat po. And also bless us sa aming pong message ngayong pong araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Para po sa ating mensahe ngayong pong araw na ito ay buksan po natin ang mga Biblia natin sa Philippians chapter 3 verses 7 to 11 at babasahin ko po ito sa Tagalog. Sabi po ni Apostol Pablo, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahahalagahan ko noon ay itinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo at lubusang makasama niya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan, upang ako man ay muling buhayin mula sa mga patay. Ang title po ng ating message ngayong pong araw na ito ay binigyan ko ng pamagat na more than anything this world could offer. Sa akin pong pagpapasimla ay nais ko pong tanungin kayo, ano po ba ang pinaka-aaspire nyo sa buhay para maabot nyo ang tunay na ligaya? Ito po ba ay related sa wealth, na iniisip nyo kung kayo ay magiging wealthy lang, magiging mayaman lang kayo, magiging tunay na kayong maligaya? O ito ay merong relation sa fame? Makikilala lamang kayo ng mga tao ay magiging maligaya na kayo? O ito po ba ay merong related po ba ito sa status? Na kung maabot po ninyo ang isang status, isang kalagayan sa buhay, nagmayaman, kilala, or those things ay magiging maligaya na po ba kayo? O ito po ba ay related sa influence? Kung kayo ay magiging tanyag, maimpluwensya, magiging maligayan po kayo. Now,
sino po kaya ang magkukonsider na ang magbibigay sa kanya ng kaligayahan ay yung to know Christ more? Well, marami po siguro will not consider that, to know Christ more, dahil they don't know the value of Christ. Dahil po hindi nila alam ang value ni Christ, ay they could easily exchange Christ for anything in this world. Bakit po ganon? Kasi ang tao po is easily distracted to what he sees, or a person is easily attracted to what he sees, not what he doesn't see yet. Halimbawa, pag pinagpili po ninyo ang isang tao, kung ano ang pipiliin niya between a dressed chicken, yung po bang manok na dressed na at iluluto na lang, o isang tray na itlog na kailangan pang i-hatch o pisain. Diyan po ang pipiliin niya, of course, yung dressed chicken, kasi dressed na yon, iluluto na lang niya. You see, a man in this world wants what he already sees in others. At tayo po, because we see other people at nakikita po natin yung kanilang wealth, nakikita natin yung kanilang status, nakikita po natin yung kanilang influence, ay madali po tayong, madali nating nasain, gustuhin yung mga bagay ng mga taong yon. Pero to aspire to know Christ, well, I don't know. Now, pero po si Christ is what our title speaks of. Si Christ po is more than anything this world could offer. Now, meron pong mga ebidensya na pag ang isang tao he begin to see the value of Christ, meron pong ebidensya sa kanyang buhay. No? Paano po ba nating malalaman na ang isang tao ay nakita na niya yung value ni Christ? Okay? What can we observe on that person? Well, there are a few things. Una, when a person sees the value of Christ, ang una pong maobserbahan natin sa kanya, he will come to understand that what he has is worthless compared to Christ. You see, ang isang tao po can be proud of himself materially. Magiging proud po siya sa kanyang sarili pag nakaabot na siya sa isang material status. Or he can be proud of himself socially pag kilala na siya ng maraming tao. Or he could be proud of himself religiously. Others can be proud of themselves academically. Okay? Others can be proud of themselves politically pag sila po ay talagang nakaabot na sa isang political position. And others can be proud of themselves physically. Of course, yung pong physical features nila, they can be proud of themselves. And they consider these assets. They consider this advantage. Okay? Pero ito pong mga bagay nito are nothing. They are zero when it comes to know Christ. When it comes to know Christ, yung pong mga bagay na maaring ipinagmamalaki niya noon, ay yung pong mga bagay niyon are nothing. They are zero. They are zip. Okay? Pag nakilala po na niya yung value ni Christ. Isa pong halimbawa dyan ay si Apostle Paul. Si Apostle Paul po can be proud of himself religiously. Okay? Why? Kasi he has as a religious person, he has a personal standing. He is a true-born Jew. He was not a proselyte. He was not recruited to the Jewish religion. He was a pure-blooded Jew. Sabi nga niya sa verse 5 ng Philippians 3, he was circumcised on the 8th day of the people of Israel of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews. Totoo po siyang Jew. He was a pure-blooded Jew. Hindi lamang po siya merong personal standing, meron po siyang personal achievements. As a Jew, marami pong meron na siyang naabot as a religious person. Sabi po niya sa verse 6, in regard to the law, he was a Pharisee. As for zeal, he was persecuting the church. Dahil po sa sobrang sigasig niya sa kanyang religion, he was persecuting the true church of Jesus Christ. And then he said, as for legalistic righteousness, he was faultless. Pero nung pong makita po ni Pablo na si Jesus, siya po ang Messiah,
ay nakita po niya na yung mga bagay na mahalaga sa kanya noon na pinanghahawakan niya, na kinukonsider niyang assets, advantages, ay nung makilala po niya na si Jesus po ang Kristo, ang Messiah, yung pong mga bagay na yon, he considered them as absolutely worthless. Kaya po sinabi niya sa verse 7, "But whatever former things were gains to me, as I thought then, these things I have come to consider as loss for absolutely worthless for the sake of Christ." Now, marami po ang ganyan. Bago po nila nakita ang value ni Christ, ay higit po nilang pinahahalagahan, halimbawa, yung kanilang mga relationships. Mas mahalaga yung kanilang boyfriend, yung kanilang girlfriend. Bago nila nakita po yung value ni Christ, mas pinahahalagahan nila yung business nila, yung career po nila, yung social standing po nila. In fact, yung iba, yung bisyo nila, at yung iba naman, yung political career nila. Bago po nila makita yung value ni Christ, yun po ang pinakamahalaga sa kanila. Pero nung makita po nila ang value ni Christ, yung pong mga bagay na yon ay walang kwenta. At nakita po nila na walang kwenta yung mga bagay na pinaglalaban nila. Meron nga po akong kilala, before he came to know the value of Christ, yung pong pinakikipaglaban niya, yung pong kanyang boyfriend na noon ay nag-abroad at sila raw ay hindi nagkasundo. At umiiyak siya kasi naghiwalay sila ng kanilang boyfriend na ganoon ang kalagayan nila. They were quarreling. Pero nung makilala po niya si Kristo, alam mo ba ninyo, sabi niya, sino ba yung boyfriend kong yon? Na mas mahalaga pa si Kristo, mas mahalaga pa siya kay Kristo. Nakita po niya na yung pinahahalagahan niya, yung pinaglalaban niyan po niya, ay nakita niya walang kwenta kaysa kay Kristo. Now, ganyan po ang mga isang sign ng isang tao, nakita niya ang value ni Christ. Yung mga bagay na dati pong mahalaga sa kanya, they are absolutely worthless. Now, isa pa pong sign ng isang tao na nakita na niya ang value ni Kristo ay yung pong meron siyang willingness to leave what he has for Christ's sake. Okay? Kung iko-compare po niya kung ano ang nasa kanya na, okay? Kung sino siya o kung ano ang meron siya, handa po niyang iwan 'yon dahil sa supreme value of knowing Christ. Okay? Pag po nakilala niya si Kristo, handa po niyang iwan yung mga bagay na meron na siya. Okay? Tulad po ni San Pablo dito sa verse 8, sabi po niya, "More than that, I count all things to be lost in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things and count them but rubbish, so that I may gain Christ." May makikita po tayo sa Bible ng mga tao na ganyan. At sila po ay mga typical na halimbawa sa sino mang taong na-perceive po niya ang value ni Christ. Halimbawa, si Moises. Si Moses po, prinsipe na siya sa Egypt. Okay? Siya po ay may influensya na. Siya po ay mayaman na dahil prinsipe na sa Egypt, pero pinili pa rin po niya si Kristo. Nung makita niya at malaman niya ang value ni Kristo, pinili pa rin po niya si Kristo. Sabi po sa Hebrews 11:26, "Itinuring niyang higit na mahalaga ang pagbabata ng kadustaan dahil sa Mesiyas kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat nakapako ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap." Now, pansin po ninyo, kapalit po ng kayamanan ng Egypt ay yung pong kadustaan dahil kay Kristo. Yun po ang pinili po ni Moses, yung kadustaan dahil kay Kristo, kapalit po yan ng kayamanan sa Egypt. Kadustaan po kasi sa mundo po ay hinahamak po kasi nila yung mga bagay tungkol kay Kristo. Pero si Moses po, nung makita niya yung value ni Christ,
ay ipinagpalit niya yung kayamanan ng Egypt para po dun sa kadustaan, no, dun sa paghamak na tatanggapin niya dahil po pinahalagahin niya si Kristo. At isa pa pong halimbawa, si Zaccheo. Si Zaccheo po ay napakayaman na, ngunit hindi po siya maligaya, hindi siya masaya. At dahil po nakita niyang tinanggap siya ni Kristo, ipinamigay po niya yung kalahati ng kanyang kayamanan. No, you see, ang isang tao po, pag nakita na niya ang value ni Kristo, handa po niyang iwan. Okay? Yung mga bagay na pinahahalagahan niya ngayon para po makamit niya si Kristo, tulad nga po ni Moses at tulad nga po ni Zaccheo. Now, sa present day po natin, meron po bang mga taong ganyan? Opo, meron po. Okay? I heard the testimony of Henry C. Jr. Okay? About him accepting Christ. Pero I don't have much of what he has sacrificed for his faith. Pero meron po ako nabasa tungkol po kay Widon King. Now, si Widon King po, sa mga hindi nakakaalam sa inyo, siya po ang isa sa mga major stockholders nung pong Anito Motels. Yun po bang nakaganon? Okay? Ito po si Widon King, he came to know the Lord. At nakundig po siya na yung pong mga Anito Motels niya na minamanage and he owns ay nakakasira ito ng pamilya. Kasi po ito yung mga motels nito ay ginagamit ng mga nagsasandaling panandali ang aliw, hindi naman sila mag-asawa, doon po nagsu-short time sila. So na-perceive po ni Widon King na itong mga motels nang ito ay ginagamit para sumira ng maraming pamilya. Kaya po nung pong makita niya ito, dahil sa kanyang pananampalataya kay Kristo, ay unti-unti po niyang i-convert ang mga motels na ito. Ngayon ay ginawa na po niyang mga kababayan hotels, no? Malilinis na po ang mga hotels na ito, bago ka raw pumasok doon sa hotel na yon ay hinihingin ka, ba mag-asawa, hihingin ka ng marriage certificate para patunayan na kayong dalawa na papasok doon ay tunay na mag-asawa. Now, alam ho ba ninyo how much Widon King lost when he converted yung mga Anito Motels na yon into kababayan hotels? Ayon po sa isang report, noon daw pong i-convert niya ito into kababayan hotels, he sacrificed a cash flow that earned him almost 2 million pesos a day. Yun po ang nawala sa kanya, 2 million pesos a day. Okay? Pero yun po ay wala sa kanya dahil nakita po niya, na-perceive po niya ang value ni Christ. Of course, hindi po maintindihan yung mga taong ito kung bakit po nila gagawin ang mga bagay na ito dahil yung mga tao hindi nakakaintindi sa kanila, hindi nila nakikita ang value ni Christ tulad po ng nakita ng mga taong ito. Now, ang common po sa mga taong ito ay ito. Hindi po kalugihan ang ginawa nila dahil po sa surpassing value of knowing Christ. Now, when I say surpassing value, anuman pong bagay na mahalaga sa mundo ay hindi po maitutumbas kay Kristo. Okay? Pag ikinumpara po yung mga bagay na pinahahalagahan dito sa lupa, halimbawa yung wealth, yung relationships, yung career, or whatever na pinahahalagahan ng isang tao dito sa lupa, kung ikukumpar po yun doon sa value ni Christ, basura pong maituturing. Okay? In fact, mapapahiya po sa sarili bakit niya ipinaglaban yung mga bagay na yon. Okay? Kasi in comparison to the value of Christ, yung mga bagay na pinahahalagahan ng tao noon are just rubbish. Okay? Basura lang. Okay? Kaya medyo mahihiya siya sa kanyang sarili kung bakit ba pinagpalit niya si Kristo doon sa kayamanan, pinagpalit niya si Kristo, pinagpapalit niya si Kristo doon sa bisyo, doon sa babae halimbawa,
mapapahiya siya sa kanyang sarili kung bakit nagawa niya. Nagawa niya yan. Okay? Sa Philippians 3:8, sabi po ni Pablo, dahil sa kanya, itinuring kong baliwala ang lahat ng bagay. Itinuring kong basura ang lahat ng ito, makamtan ko lamang si Kristo. Okay? Tulad po yan ng isang lalaking ipinakipaglaban po niya na dadalhin daw po niya doon sa langit. Okay? Yung pong naipon niyang mga gold bars kasi kinonvert niya yung lahat ng kanyang ari-arian dito sa lupa para daw madala niya sa langit, kinonvert niya into gold bars. Kaya ito po ayon po sa kwentong ito, kwento lamang po just to illustrate my point here. Yun po bang pinakipaglaban niya po kay Apostol Pedro yung mga gold bars niya, pero sabi ni Apostol Pedro, hindi mo kailangan yung mga gold bars niyan. At pero pinakipaglaban po niya at pinayagan naman siya ni Apostol Pedro, pero nung mangha po niya, nung dumating po siya sa langit, nakita niya yung mga ginto niya, yun pala ay parang mga hollow blocks lang. Okay? Para lang mga materials in building, no? Hindi po valuable doon kasi sa langit, yung pong flooring ay yari na si ginto. Kaya nakita niya yung kanyang mga gold bars na mahalaga dito sa lupa, sa langit pala ay parang hollow blocks lang, walang value. Parang ganyan po ang isang tao. Pag po nakita na niya ang value ni Christ sa kanyang buhay, anumang pinahahalagahan niya dito sa lupa are rubbish. Mga maituturing na basura lamang po. Now, ayon po kay Jesus, pwede pong ipagpalit ang anumang bagay dito sa mundo in exchange of Christ. At yun po ay hindi kalugihan. Ayon kay Christ, hindi lugi ang isang tao pag pinagpalit niya ang anumang bagay sa mundo na pinahahalagahan sa mundo para makamtan lamang niya si Christ. Sabi po ng Panginoon sa Mark chapter 10, verse 29 and 30, tandaan ninyo ito, sabi po ni Jesus, ang sinumang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, yun po ang business niya, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay nito, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa. Ngunit may kalakip na pag-uusig, at sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Now, ito po'y sinabi ni Jesus dahil po yung isang rich young ruler na pumunta sa kanya ay hindi po niya maiwan yung kanyang kayamanan para masunod niya si Jesus. Kaya sinabi ni Jesus ang mga salitang ito. Kasi itong mayamang lalaki ito gusto niyang sumunod kay Jesus. Pero hindi naman niya maiwan yung kanyang kayamanan. Ibig sabihin, mas mahalaga sa kanya yung kanyang kayamanan. Kaya tiniyak ng Panginoon yung mga alagad. Kasi tinanong ng mga alagad eh, ano naman ang mapapasa amin? Kasi iniwan namin ang lahat para sumunod sa iyo. Yun ang sinabi ng Panginoon. Nasabi niya, ang sinumang nag-iwan dito sa lupa ng anumang bagay na mahalaga sa kanya, hindi siya lugi dahil ibabalik sa kanya ng Diyos yung mga bagay noon at higit pa dahil ang kakamtin niya ay buhay na walang hanggan. Kaya mismong ang Panginoong Hesus po ay nagsabi, hindi lugi ang isang tao. Okay? Para makamit lang niya si Kristo ay iiwan niya yung ilang mga o lahat na mahalagang bagay dito po sa lupa. Now, yung pangatlo po, isa pang sign ng isang tao nakita niya ang value ni Christ ay yung pong willingness to suffer for the sake of knowing Christ. Handa po siyang dumanas ng hirap. Alang-alang po sa kanyang pagkakilala kay Kristo. Now, pag po sinabi nating knowing Christ, hindi po ito head knowledge. Ito po ay experiential knowledge of Christ. Tulad po ng sinabi ng Amplified Version, and this so that I may know Him experientially, becoming more thoroughly acquainted with Him, understanding the remarkable wonders of His person more completely. Now, pansinin po ninyo, maiintindihan lamang natin yung remarkable wonders of Christ's person by experience.
Okay? Maiintindihan lamang po natin yung remarkable attributes, katangian po ni Kristo when we experience, when we, by our experience. Now, paano po? Okay? Pag atin pong ina-appropriate o ginagamit, ina-apply po yung power ng kanyang death and resurrection through daily living, doon po natin mas makikilala yung value ni Christ. Okay? Ang totoo po, following Jesus is not about doing rituals. Do marami pong mga tao ang yun po ang pagka alam nila na ang pagsunod kay Kristo ay pagsunod lamang sa mga ritual. Halimbawa, pagkatapos mong nagsimba ng Sunday, okay? And isip po nila that is following Christ. No. Following Jesus is not about doing rituals. In fact, following Jesus is a daily experience of denying ourselves. Okay? That is experiencing His death in order to experience the power of His resurrection in our new life. Yun po ang ibig sabihin ng following Jesus. Yun po bang daily we're trying to experience na tayo po ay namamatay sa ating mga pansariling naisin, that is sharing in Christ's death. Kaya nang sa ganun po, ay makibahagi tayo sa power ng kanyang resurrection sa ating pong bagong buhay kay Kristo. Now, sa pamamagitan lamang po nito, doon natin maintindihan yung pong remarkable wonders of His person. Doon lamang po natin maintindihan kung how faithful Jesus is, how powerful He is, how merciful He is, how patient He is, how loving He is. Pag atin pong sinusunod si Jesus by appropriating His death, dying to ourselves, and so that we will live by the power of His resurrection, okay, in this new life. Doon lamang natin maintindihan po yung kamanghamanghang pagkatao po ni Kristo. Tulad po ng sinasabi sa Philippians chapter 3 verse 10 to 11. Yan po ang ibig sabihin ni Apostle Pablo. Ang tanging hangad ko ngayon, makilala si Kristo at maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli, makihati sa kanyang mga hirap at matulad sa kanyang pagkamatay sa pag-asang ako may muling bubuhayin. Now, pansinin po ninyo, makihati sa kanyang hirap. Dahil minsan po ay aalipustain ang isang taong nais sumunod kay Kristo. Pero okay lamang po sa kanya. Kahit na alipustain po siya, hamakin siya, dahil sinusunod niya si Kristo, okay lamang po sa kanya dahil alam niya ang value. Alam niya yung halaga ng pagsunod po niya kay Kristo. Now, ito po ang common experience sa sino mang nakita ang value po ni Christ. Ito ang common experience po nila. Now, meron po akong tatlong tanong sa inyo at alamin po ninyo kung saang kategory kayo dito sa tatlong tanong na ito. Una, nararanasan mo ba ito? Naranasan mo na bang dahil nakita mo ang value ni Christ ay handa mong iwan yung mga dati mong pinahahalagahan? Nakita mo yung dati mong pinahahalagahan ay compared to knowing Christ they are just garbage? Naranasan mo na ba yan? O pangalawang tanong, nararanasan mo ba ito ngayon? O yung pangatlong tanong ay, nais mo ba itong maranasan? Yan po kasi ang common experience sa sino mang nakita niya, na-perceive niya, naintindihan po niya yung value ni Christ. Okay? Meron po, unang malalaman niya, he will understand that what he has is worthless compared to knowing Christ. At meron po siyang willingness to live, okay, everything for the sake of Christ. Now, ganyan po ba ang karanasan niyo? Naranasan po ba ninyo yan? Okay? O nais po ba niyong maranasan yan? Now, how will you know the value of Christ?
I'll go to the second major point of my message. Paano po nating malalaman ang value po ni Christ? Well, there are a few things. Una, knowing Christ, to know the value of Christ, takes effort. Okay, makinig po kayo sa akin ng maigi and listen carefully and please understand this. When you believe in Jesus Christ as the Savior and the Lord whom God has sent, positionally po ay you already share in Christ's death and resurrection. Pag po tinanggap na po ninyo, pinaniwalaan na po ninyo si Jesus, siya po ang Savior, siya po ang Panginoon na ibinigay po ng Diyos, na isinugo ng Diyos. Positionally po, tayo po, we already share in Christ's death and resurrection. Pero, kailangan po nating maranasan po ito sa ating daily life. Okay? By dying to ourselves and living by the resurrection power of Christ. Yung pong death and resurrection of Christ, kailangan po nating maranasan yan sa ating daily life. Okay? Ang totoo po, yung pong death and resurrection of Christ, ito po ay actively working na po yan sa bawat sumasampalataya kay Kristo. Ginagawa na po yan ng Diyos through the Holy Spirit. Pinaparanas na po ng Diyos yan sa bawat sumasampalataya. He can now deny himself so that Christ's life will live in him. Okay? Will be manifested in his body. Gumagawa na po ang Diyos dyan. Pero, kailangan po natin we actively participate to what God is doing by faith. Kailangan po natin mag-actively participate po dyan by faith. Ano pong ibig sabihin ng by faith? By faith, ibig sabihin, naniniwala tayo na gumagawa na ang Diyos ngayon, na tayo'y namatay na kasama ni Kristo sa ating dating pagkatao, at ngayon ay buhay na tayo sa Diyos sa isang bagong pamumuhay. Okay? Kailangan po nating paniwalaan yan. Okay? Yun po ang una. Okay? Nang sa ganun po, maranasan natin yan sa ating daily life. Okay? Sa Philippians 3:12-14, sabi po ni Paul, I pressed on so that I may lay hold of that for which also I was lay hold of by Christ Jesus. Naniniwala po si Pablo na inabot siya ni Kristo. Kaya po, pilit niyang inaabot yung dahilan bakit po siya inabot ni Kristo. Now, pansinin po niyo. Tayo po, inabot na tayo ni Kristo. Kaya, abutin po natin ang layunin kung bakit tayo inabot ni Kristo. Okay? Kaya po, may effort. Sa verse 14, sabi niya, I pressed on the goal for the price of the upward call of God in Christ Jesus. May gantimpala po ang upward call of God in Christ Jesus. Kaya yan po ang pagsumakitan po natin. Yung pong mata mo natin yung gantimpala of the upward call of God. So to know Christ, to know His value, we have to do some effort. Pangalawa, knowing the value of Christ should be progressive. It has to be progressive. Okay, si Pablo po ang model natin. Inamin po niya, hindi pa rin siya perfect. Pero nag-e-effort po siya para abutin yung pong dahilan kung bakit siya inabot ni Kristo. Now, alam ho ba ninyo, nung pong sinabi ni Pablo na hindi pa po siya perfect, pero inaabot niya yung dahilan kung bakit siya inabot ni Kristo, yan po ay isang relief. Yan po ay isang kapahingahan. Relief to know na mismong si San Pablo inamin po niya na in applying Christ's death and resurrection to daily living, hindi pa rin siya perfect. Kaya po sa atin, tayo na nagsisikap pong ipamuhay yung death and resurrection ni Christ sa ating daily living. Sometimes we fail, sometimes we do, sometimes we don't. Okay, that is a relief for us. Kasi si San Pablo rin eh. Hindi pa niya naabot ito ng ganap. Pero ang advice po ni Pablo ay ito. Ipagpatuloy daw po natin
yung pong naabot na natin. Ipamuhay daw po natin yung naabot na natin. Iyan po ang sabi niya sa verse 16. Lamang sabi niya, ay dapat tayong mamuhay ayon sa ating natamuna. Ibig niyang sabihin, no turning back. Yung naabot mo na sa iyong pagsunod kay Kristo, naabot mo na sa iyong pakikishare sa kanyang death and resurrection, ipagpatuloy mong ipamuhay mo na yan. No turning back. Huwag ka nang babalik ulit, kundi ipagpatuloy mo na yan. Okay? At pag ganyan po ang attitude ng isang Christian, okay, na siya po ay pilit niyang inaabot yung dahilan kung bakit siya inabot ni Kristo, yan po ang sign na ang isang Christian ay nagmamature. Okay? Nagmamature po siya. Napilit niyang inaabot yung layunin kung bakit po siya inabot ni Kristo. At pag ganyan po ang inyong attitude sa inyong Christian journey, ang ibig pong sabihin niyan, you are really maturing in your spiritual life. Okay? Now, is it worth it to know the value of Christ? Okay? Why know the value of Christ? Is it worth it? Well, on my last part of my message, I want to tell you the benefits of knowing the value of Christ. You see, when a person begins to know the value of Christ, ang isa pong nangyayari sa taong iyon ay yung pong mga regrets niya sa buhay, yung mga guilts po niya sa buhay, ay na-eliminate sa kanya. Hindi po ba meron po tayong minsan mga regrets sa buhay, mga nanghihinayang tayo sa buhay, minsan meron tayong mga guilt sa buhay? Yan po, when we see the value of Christ, nawawala po yan. Okay? Hindi lamang po yan, kundi nagkakaroon po tayo ng assurance na tayo po ay pinatawad na ng Diyos at tayo po ay tinanggap na ng Diyos pag nakita po natin ang value ni Christ. You see, sa akin pong buhay, meron po akong mga regrets. Minsan, sumasagi pa po sa isip ko yung mga bagay na yun. Minsan, meron akong mga guilt feelings. Na meron po akong ginawa na minsan alam kong pinatawad na po ako ng Diyos doon, nabura na yon, pero minsan sumasagi pa sa isip ko yun at nagkakaroon ako ng guilt feelings. Minsan may regrets. Pero pag po tumingin ako kay Kristo, because I know His value, I know the blessing that it brings to my life, nawawala po agad yon. At hindi lamang po yon, meron po akong laging assurance na ako po ay pinatawad na ng Diyos at ako po ay tinatanggap na ng Diyos because of Christ, because of Jesus. Okay? Ganyan po ang benefit of knowing the value of Christ. Kanya po, hindi ka na nagsasayang ng oras, panahon, para makilala mo si Kristo. Because the more you know Christ, the more you will enjoy the blessing that God has prepared for you through Christ. Now, sabi po ni Apostol Pedro na by God's divine power, binigay na raw po ng Diyos ang lahat sa atin pertaining to life and godliness. By God's divine power, lahat daw po ng kailangan natin para mabuhay ng full life at para po mamuhay ng godly dito po sa buhay nito, ibinigay na po lahat yan sa atin ng Diyos. Yung pong lahat pertaining to life and godliness, yung pong well-rounded life, yung pong whole spiritual being, para po tayo ay maging kumpleto bilang tao. Okay? Yan daw po ay ibinigay na sa atin ng Diyos lahat yan. Yung pong tinatawag na shalom. Okay? Our whole spiritual well-being, binigay na raw po yan ng Diyos, lahat ng kailangan natin. At yan po ay mapapasa atin as we grow in our knowledge of Christ. Yan pong mga bagay na yan. Okay? Of course, ang dulot po niyan is power for living. Pag po alam mong you are complete in Christ, wala kang guilt, wala kang regrets,
Okay, you have assurance before God that you are accepted by God. That is a power for living. Yan po ay kapangyarihan para mabuhay. Marami pong mga tao ngayon, they are incapacitated because they have guilt, they have regrets in their life. Okay? Kaya po, wala silang power for living. They are easily discouraged. They are easily giving up in this life. Bakit? Kasi hindi nila nakikita ang value ni Christ. Okay? Ang totoo po, si Christ, when you come to know Him, you will live a full life. Okay? Kanya po, kaya dito ang challenge ko po sa inyo. Hindi ba ninyo i-consider ang sa inyong mga aspirations to know Christ more? To know His value in your life? Because of these truths that I have shared with you, ayon po sa sinabi ni Paul, hindi po po niya isasama sa mga aspirations niyo to know Christ more in your life? To know His value? Okay? Now, para po sa lahat na naalam na po yung value ni Christ, ito po ang aking payo sa inyo. Because of Christ, let us rejoice in the Lord. Magalak po tayo sa Panginoon. At tayo po ay mag-delight sa Panginoon. Let us rejoice in the Lord. Let us delight in Him. Ang maging confidence nawa natin, ang maging glory nawa natin, ang maging pride nawa natin, ang maging joy nawa natin should be in the Lord. Hindi po sa mga bagay na meron tayo sa mundong ito. Okay? Nawa ang maging joy natin, ang maging pride natin, ang maging confidence natin, glory po natin ay ang Panginoon. Because we know His value. Okay? Alam mo ninyo, when we do that, when we are rejoicing in the Lord, magiging firm po tayo. This is how to stand firm in life and in faith. And when we do that, yan po ang mag-iingat sa atin against the temptation of this world. Yan po ang mag-iingat tayo. Pag tayo po ay natutuwa, nagdi-delight po kay Kristo because we know His value, yan po ang mag-iingat sa atin sa temptations po ng mundong ito, attracting us to the things of the world that will come to nothing. Kanya po, nawa, isama po ninyo sa inyong aspiration, yung you will live according to the value of Christ in your life. And I pray that God will open your eyes regarding the value of Jesus. At huwag po ninyo siyang ipagpapalit sa anumang bagay dito sa mundong ito. Because Christ is more than anything this world could offer. Tayo po ay manalangin. Aming Amang Diyos, nagpe-pray po kami sa iyo na makita nawa namin patuloy ang value ni Christ. Yung pong halaga ni Kristo. Makita po namin ito sa aming buhay. Patuloy po ninyong bigyan kami ng spiritual understanding, open our eyes so that we will see who Christ really is. Naway patuloy naming ma-appropriate yung kanyang death and resurrection. Na mamuhay po kami na nagsishare po kami sa kanyang death. By His death, namatay na po kami sa dati naming pagkatao. Nang sa ganun po, we will also live according to the power of His resurrection. And I also pray na ma-overcome namin yung temptation ni Satan, ang deception ni Satan, na who keeps on mocking us. Dahil totoo po, hindi pa namin naabot ito. And sometimes we fail, but you are not condemning us. We fail in appropriating the value of Christ and the value of His death and resurrection.
Ingatan niyo po kami sa temptation ni Satan. Kaya I also pray for anyone na kasama po namin ngayon na hindi pa nakikita ang value ni Christ. Panalangin ko po na mabuksan ang isip niya. Makita niyang si Kristo ay higit sa anumang bagay na maari niyang kamtin sa buhay nito. At wala pong maitutumbas ang buhay nito, kayamanan man, relasyon man, karir man, status man, hindi po ito maitutumbas sa value of knowing Christ Jesus our Lord. Nang sa ganun po, nasain niya na makilala po niya si Kristo. Marami pong salamat o Diyos. Ito po ang aking panalangin. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos. God bless you at keep safe po everyone. Ay buhay sa aming lahat. Wala na.